I got the horses in the back. Horse stock is attached. Head is matted black. Okay, hi guys. So magsisimula tayo kasi naulan, medyo maingay. Pagpasensyahan niyo na. So meron lang tayong konting update bukas, para bukas kasi bukas mag-up na yung ano, plant versus undead. Pag tiningnan natin dito, yan, maintenance pa. So i-update lang natin kung ano yung mga babaguhin. Part 2 ng sa ginawa kong video. Eto na. So okay guys, eto na yung ano. Ito nakuha ko to sa ano nila, sa Discord. So eto yung mga karagdagang update para bukas. Mag-up na kasi. Ayan, when is the launch farm up 2.0? August 20. Bukas na yan. Tas what will happen to our LED that's missing and plants that we planted during the long maintenance? Ito yung mga plant na ano, kung makakuha ka pa rin doon ng LED tuwing maintenance, ano, wala kang makukuha. Mag-up lang yun. Magkakaroon ka lang ng LED pag nag-up na yung server. Yan. Can you clarify the 15 times water a plant for the new daily quest? Ito. Ito, pwedeng yung watering plants, hindi naka-count yun sa daily quest mo. Pwede kang magdilig ng unlimited times. Kaso, pag dinidiligan mo yung plants mo, wala kang na-earn doon. Kailangan mo magdilig pa rin doon sa farm, sa lupa ng ano, ng iba. Yan, no, sa the quest only applies to watering plants in the world map. Yun sa my X and Y coordinates. If you water 15 times in the world map, you will get 50 LE as a reward. Yun, so Phoenix nga uli nila. 50 LE na lang per day. Is there a limit on how many sunflower supply and sunflower mama we can buy? Ito nga yung sinasabi ko na walang limit yung pagbili. Pero yung sa libreng lupa, kailangan lang ano, 5 saplings lang ang pwede mong itanim doon. Yun, what's the point of having 30 saplings when you can plant only 5, right? Yun lang, yung wala nga lang ano, wala ang halaga kung marami kang binili, kung 5 lang ang pwede. Then sunod. Is it true that you will burn LE at the end of the month? Yun. Ito rin yung sinasabi na dapat bago magsimula yung bagong season ni Plant vs. Undead, dapat nakapag-out na kayo ng LE, na-convert nyo na sa PVU. Kasi ayaw nila yung nag-hold ka ng ano, ng LE or PVU para mabalance nila. Ngayon, no? LE the use as the end of a season. This is to avoid people to hold their LE and make a fresh start for a new season. Yan, i-announce na nila kung kailan matatapos yung season. So, makakapag-adjust tayo kung kailan tayo pwede mag-convert tsaka i-out na yung LE. When Farm 2.0 is launched, are we going back to batches? Ito, titingnan din nila yung ano, yung traffic sa dami ng player na maglalaro. Kung makita nga daw nila na traffic at marami naglalaro at hindi makalaro yung iba, di makapasok. So, by batch ulit yung pasok. Pag nalaman mong hindi ka makalaro, ang makikita mo dito, maintenance ka. Yan. So, ang ginagawa ko lang dati, yung sa dilig, ano lang, refresh ng refresh hanggang makapasok. Kasi may mga oras yun eh. So, yun lang. Marami nang sinagot lang ng mga devs yung ano, katanungan natin sa darating na Farm 2.0 bukas. Tapos meron pa isa dito, ito. Reminder lang na yung conversion rate starting ano next month, depending on the market, it will be 80 to 120 LE kada isang PVU. Ito kasing 80, parang pag PVU to LE ata ang magiging 70. 70 makukuha mo. Ngayon ginawa nilang 80. Pero pag mag-convert back ka ng LE to PVU, dati 100 LE sa isang PVU, ngayon magiging 120 na.
So, yun lang yung mga daily reminder. Sana nakatulong ulit. Thank you guys and bye-bye. And kita-kits bukas kasi mag-up na yung server.